Dito naman po sa kabilang lane, mga kapadyak, marami pong sumasalubong dito sa kalsada na to. Tapos dumidiretso po sila doon. No? Kesa gamitin nyo po yan, yung kalsada na yan, doon na lang po kayo sa gutter, mga kapadyak. Tapos after nung sa training ground, pwede na po kayong bumaba rito. Para hindi nyo na po nasasalubong yung mga nag-i-ensayo rito sa loob ng MOA. At isa pa, wag nyo po kayong, kung po, galing po kayo doon, wag nyo pong kukunin to, dito kayo dadaan. Kasi marami po nag-i-ensayo, nag-i-u-turn dyan. Kung galing kayo dyan, sasalubungin nyo to, eh magkakasimplangan po kayo, magkakabanggaan po tayo dyan. Mga kapadyak, wag nyo pong ginagawa yun. Muli, dito po, ang problema po sa side na to, yung mga nagkikwentuhan na galing dito, hindi naman pala u-turn dyan, didiretso naman po pala rito. Nandito pa sila sa lane na to. So kung didiretso po kayo rito, sa lalabas na po kayo ng MOA, wag po kayo dito sa dalawang lane na to. Doon na lang po kayo sa outer lane. Mas maganda po kung nasa outer lane kayo para dire-diretso lang po. Yan, tignan nyo po yung sasakyan na yan. Tama po kasi yung ano niya eh, yung lane na ginamit niya palabas eh. Ngayon, kung palabas po kayo, wag na po kayo rito sa inner lane tsaka sa second lane. Yan, katulad niya, no? Lalabas pala siya, nasa gitnang lane siya. Nadi-delay din po siya. Minsan, di po nagkakaunawaan, nagkakasigawan pa sila rito. Wag na po, iwasan na po natin yun. Bigayan po tayo, lalo na po rito sa lane, sa U-turn slot na MOA. Marami pong hindi nakakaalam kung paano gumamit ng U-turn. So, pag-aralan po natin, mga kapadyak. Ito po si Coach Kado. Sana makapagbigay po ako ng konting kaalaman sa kalsada, lalo na po dito sa U-turn. Para po sa mga paguhan, mga veterano rito, mag-ingat po tayo. Gabayan po tayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos.